Pilipinas kong mahal. Lupang sintang kinalisnan, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man. Sa iyo ibibigay ang darat at dagatan mo na uutos upang ikaw ay lagi kong paglingkuran, Pilipinas kong hirang. Araw-araw po sa Kababayan LA, sumasaludo tayo sa ating mga lolo. Pero ngayong araw, mas espesyal dahil ngayong pong araw, pinagdiriwang natin ang Veterans Day. Now, you know, I don't know if I should say Happy Veterans Day dahil ang kalalagayan po ng ating mga veterans, mga lolo at lola dito sa Amerika, eh hindi po happy, hindi po masaya. Miss Jovi, hello and welcome to Kababayan LA. Kanina nakilala natin si Errol na presidente ng PACE. Kayo po ang vice president. And before we pause for a few reminders, eh sinabi ko po na pag-uusapan natin ngayon, ano ba ang kalalagayan ninyo? Paano po ba kayo nabubuhay? Paano ba nabubuhay ang ating mga veterano dito sa Amerika? Unang-una, sa tulong ng may kapal, kung ano ang tinutulong ng gobyerno, ayun na lamang aming pinagtitiisan. Tapos, ay katulad ko, marunong naman ako nung maghilot-hilot, kung sino magpahilot ng mga pilay. Yung, kung bigyan ako ng konti, nabubuhay rin ko noon. Pero ilang taon na po ba kayo? 2 buwan pa at ako'y 84 na. 84. Naku, advance happy birthday po. Pero at this age, itong ating mga lolo, nakipaglaban na sila. Dapat sa ganitong edad, eh, nagpapahinga na sila. Ano pong masasabi nyo doon? Eh, yan nga, wala akong masasabi doon kung di, dapat tulungan. At this age, hindi ka na, ano eh, you're not the same as you're, you know, that age now, you're strong. Right now, you, yan ang nagiging problema namin eh, you get sick in pain, and then, you know. Yeah. And they're not just concerned about their personal lives and their families' lives, concerned din po sila dito sa laban na ito. Al, I read an essay that you wrote once, no? Sinasabi mo na, will we ever get justice? What will we get for these veterans? You even went on to say na this is a country that is oppressive and that there's injustice still all over and there's discrimination. Paano mo nasabi yon? We have been lobbying in the U.S. Congress since January because the Bill House Resolution, the Filipino Veterans Fairness Act, was introduced in the House. But the problem, we still have a long way to go to get many supporters. As of now, we have 75 co-sponsors in the House. But in order to pass the bill, we need 418 congressmen. Mm-hmm. And naku, with the political climate, marami I don't pa know how we will go. Oo. And you've been fighting, you've been lobbying for the last 20 years. Mm. And Ms. Jovi, pagka hindi po ito napasa, eh, wala na. This is our last chance, correct? Bakit po? Ay, sa palagay ko, eh, kahit na anong gawin naming pakikiusap, siyempre yung nakatataas din ang pag-uusapan nila. Ewan ko kung anong mangyayari sa amin. Do you remain hopeful? May pag-asa ba na ito ay mapasa? Kayo po sa personal yung pakiramdam. Ano po ba ang tsansa na ito ay mapasa? At ano bang tsansa na kalimutan na lang, maghusto na lang sa kung anong meron kayo ngayon? Basta ang tao, habang nabubuhay, hindi dapat mawala ng pag-asa. Una, lagi ka mananalangin. Ikalawa, maasa ka na hindi naman lahat ng tao ay may kabilang parte na hindi tutulong sa kapwa. Basta palagi ng positive ang thinking natin. Ayan. Kayo po? Ito ang malungkot nito. Ang malungkot nito sa lahat. Eh, out of the 66 allied nations na tumulong sa America, which during is World War II, tayo, yes. Ang Pilipinas lang ang Philippines lang ang nawala sa ano ang nawala ng benefits. The irony of it is
Pilipino, dumaban talaga ng kasama ng mga Amerikano from Bataan to Corregidor hanggang sa mga jungles ng Philippines. Besides Mindanao, lumaban kasama mga Amerikano, nilaban namin yung mga Hapon. Okay. Pero ang irony nito ay ang mga Hapon dito sa US nung gera, nung tinirang ang Pearl Harbor. Ang nangyari, hinuli lahat ng mga Hapon. Okay. Matanda mo, they were incarcerated ng U.S. government. Yes, okay. You still remember that? And they were, I think it was in Colorado. Doon sila nilagay sa concentration camp. Mm-hmm. And after the war, sila po ay nagreklamo. Okay. Why are we supposed to be incarcerated when an American citizen? You know? And so, bottom line is what happened? Ang mga they Japanese were soldiers? Able to, they requested compensation for that. And they got their they compensation. Got at ngayon po ang ating mga Filipino veterans, ang ating mga lolo, nakikipaglaban pa rin. And isa sa mga pinaglaban yung mga nabalo. Oh. Dahil wala silang nakukuha. And we're going to be talking about that when we return on the show. Don't go away. Bayan pa kayan sa